alam, to burn, to be aflamed, to be fired up. For this year's new evangelization conference, we are called to be fired up by the Holy Spirit, with our hearts burning for Christ, through a powerful encounter with the Word of God. The blue flame indicates complete and efficient combustion. Ito ang pinakamainit na ningas at nagpapakita ng buo at mabisang paggamit ng panggatong. Bilang mga Katolikong Pilipino, tayong lahat ay tinatawag upang ipalaganap ang salita ng Diyos ng buong buo at sa mabisang paraan. Tayo ay lubos na pinupuno ng Espiritu Santo ng lakas upang ganap na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Lahat. All. Each and everyone. We are all called to be sent out as missionaries, as evangelizers, to share the Word of God to each and everyone. Lahat tayo. Ako, ikaw, tayong lahat, mga Katolikong Pilipino, nag-aalab ang puso ng buong buo, ganap, tapat at totoo para kay Kristo. Welcome to the New Evangelization Conference 2020. This year will be different. In this time of the new normal, God will meet us in our homes to inspire us, to revive us, and to empower us. 6 days of meeting Christ, living Christ, and sharing Christ. In the darkness, His light will shine. In the face of despair, hope will arise. Jesus is here. He is alive. As one body of Christ, let us open our hearts and let the Holy Spirit fire us up with faith, hope, and charity. For in a time such as this, our mission continues. And God calls us, Filipino Catholics, to be missionary disciples to the ends of the earth. Ako ay Katolikong Pilipino. Katolikong Pilipino. Katolikong Pilipino. Nag-aalab ang puso. Nag-aalab ang puso. Nag-aalab ang puso. Nag-aalab ang puso. Nag-aalab ang puso para kay Kristo. 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 Ako ay Katolikong Pilipino. Nag-aalab ang puso para kay Kristo. Hello, brothers and sisters. My name is Kobe Sornito. I'm a missionary of Live Christ, Share Christ. Before we worship God, allow me to share to you kung paano po naging mabuti ang Diyos sa buhay ko. Una po sa lahat, ako po ay isang survivor ng Super Typhoon Yolanda. Ako po ay Tagapalo. And during po that time, naka-experience po kami nung talagang hirap. Pakiramdam ng nawawalan. Pakiramdam ng walang-wala. We are hopeless. Helpless. But you know what? During that time, napapaisip ko, may pag-asa pa ba? Hanggang kailan kaya matatapos to?
And one way or another, tayo siguro din, we experience in dire need of anything or something. Like food, shelter, or support. Or one way or another, we experience poverty. Especially in this time of pandemic. Marami sa atin dito yung nagtatanong kung hanggang kailan kaya matatapos to. But during that time, nung super typhoon ni Yolanda, my dear brothers and sisters, hindi ko po alam kung hanggang kailan kaya matatapos to. Pero during that time also, we experienced the goodness of God. In one way or another, may mga tao siyang ginagamit para tulungan at mabigyan kami ng panibagong pag-asa. At kung tatanungin ninyo, parusa ba yun ng Diyos? My realization is this. Siguro yung Yolanda na yun, it's a way, an opportunity to know what we really need. And second, during that experience, it is an experience or an opportunity to experience the goodness and the love of God. And one way or another, mga kapatid, tayo din sa panahon natin ngayon. Nung akala mong walang wala, pero may mga tao palang tumutulong. Kung tatanungin din po ninyo yung sarili po natin, have we ever received something na hindi natin hinihingi pero ibinigay? Then there is a reason to thank the Lord. If you receive a blessing coming from other people, then there is a reason to thank God. And if you think you're still alive, then there's a reason to thank the Lord. Because that life that we have is meant to be shared to other people. So let's take this opportunity to have a grateful heart, to worship God, to come before Him with a grateful heart, praising and worshiping Him. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's praise and worship the Lord. We glorify Him, O God. You are holy, Lord. You are mighty, Lord. You're the kings of kings and the lords of lords. You are almighty. You are so great. Praise your name, O Jesus. Glorify Him, O God. Praise your name, O Jesus. Oh Lord, my God.
name, O Jesus. We glorify your name, O God, your holy Lord, your mighty Lord. We praise your name, O Jesus, glorify your name, O God. You're kings of kings and the lords of lords. Yes, Heavenly Father, we want to praise and we thank you, Lord God, for all the blessings that we receive. Especially, Lord God, for the gift of life. We thank you, Lord God, for the strength that you've given to us, for providing us all that we need. Lord, we ask you, Lord God, to ignite our hearts. May we be inspired in sharing and loving other people the way you love us. Use us powerfully, Lord. And use us as a vessel of your love and mercy to other people. Lord, kayo na po sana bahala sa amin sa araw na to, na may mabuksan po ang isip at puso namin mula po sa inyo. Continue to bless us, O God. This we pray and ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nandito lang ako sa bahay. Bawal lumabas. Kailangan magdiis. May mga bagay na di ko na nagagawa. Hindi malaya, nakakasawa. Ang dami ko na sanang gustong puntahan. Nangungulila na ako sa aking mga kaibigan. Pero wala naman akong magawa. Iniisip kasi namin ang aming kapwa. Kapwa. Sino nga ba ang aking kapwa? Ang nanay ko, tatay ko, kapatid at pamangkin? Mga doktor, nurse at police, kapwa ko rin bang maituturing? Kung tutuusin, kahit na hirap-hirap na ng sitwasyon, kahit ang gulo-gulo, kahit nakapanibago, may natututunan din naman ako na may kakayahan pa pala ang tao na magbigay, na parating dakila ang mag-alay ng buhay, na hindi dapat puro sarili ang iniisip, na may mga bagay na hindi pwedeng ipilit. Nakakamangha. Kaya ko rin palang tumanggap. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Naaasa sa tulong ng kapwa ko na ang manatili sa bahay ay siya nang ambag ko. Ganun pala talaga. Kapag ikaw ay binigyan, gusto mo ring magbigay. Isa siyang siklo ng kilos ng pag-ibig. Di lang pambansa, saksi pati buong daigdig. Magandang araw mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po tayong lahat habang tayo ay naka-quarantine na, whether modified man yan or GCQ. At sa panahon po ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung live full na pillar. Isa po yung pillar ng live Christ, share Christ. And particularly, ang pillar na to, ang tinutukoy ay ang kahirapan, ang mga kapatid nating mahirap. If we look at the world today, kitang-kita po natin, it's very noticeable, the gap between the rich and the poor. Since time immemorial, matagal na pong panahon, napakalaki po ng gap na to. And this gap is ever widening. Ang dami na pong solusyon na naisip, ang dami ng ginagawa, pero patuloy pa rin po ang pagdami ng mga taong mahirap sa mundo. Lalo-lalo na ngayon, very evident during this time of pandemic. Mga taong naghihirap, lalo naghihirap. Pati nga yung mga may kakayanan ngayon, naghihirap na rin po. A lot of our daily wage earners, hirap na hirap po sa panahong to. Yung ating mga, lalo na yung mga nasa transport group, nasa public transport group, mga jeepney drivers, taxi drivers, and up to recently, yung mga tricycle drivers. Kasi nga, wala po silang kita. Yan po ang kahirapan ngayon. Sabi nila dati, isang kahig, isang tuka. Pero ngayon nga daw, ang nangyayari sa kanila, walang kahig, walang tuka, walang trabaho, walang mapakain sa kanilang mga pamilya. Ngayon po ang tanong, ano po ba dapat ang ating mga ginagawa? Ano bang dapat natin ginagawa bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko? Ngayong alam naman natin at kitang-kita natin ang kahirapan ng lahat. Sapat na ba ang ating ginagawa? Sapat ba ang ating pagtugon sa kahirapan na dinaranas ng ating mga kapatid sa ating kapaligiran? So with all of the things that we are doing as members of society and Christians,
makikita natin na kulang pa rin po. A lot are still selfish and indifferent to what's happening in the world today. Siyempre, marami pa rin pong mga mayayaman, marami pa rin pong may kakayanan sa buhay na hindi po minsan naiintindihan kung anong pinagdadaanan ng mga kapatid nating mahirap. Mabuti na nga lang po sa pandemic na to. Baka nga po medyo mas nagbukas ang mata at isipan po ng mas maraming tao. At sana hindi lang naman po dito matatapos sa pandemic na to. Na pagkatapos ng COVID-19 na issue na to, ay matatapos na rin ang ating pag-care sa ating mga kapatid. Dapat po tuloy-tuloy ito. Eh nakikita natin ang isa sa mga major na issue dito, hindi yung wala tayong kakayanan tumulong, kundi ang kakulangan po natin ay kung malaman kung paano tayo tutulong sa mga kapatid nating nahihirapan, sa mga kapatid nating naghihirap. Kasi kung tutuusin, there's so much resources all over the world. Laganap po ang kayamanan sa buong mundo. Actually, there's so much in the world na kung meron lang pong tamang pagbabahaginan para sa lahat, wala po sanang magiging mahirap. Kaya alam naman po natin yan. With all of the issues besetting the world right now, yung kahirapan po na laganap hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, I think ang dapat nating tanungin more than asking, bakit po may mga mahirap na tao sa mundo? Bakit may mga naghihirap gayong may Diyos naman tayo? The better question that we should ask is this, what are we doing about it? What are we doing as Catholics, as Christians, about the poor in the world? Ano nga ba ang dapat nating ginagawa bilang mga Katoliko? Actually, if we look at it and really reflect, brothers and sisters, makikita natin na kulang pa rin po ang atin pong ginagawa. There's still so much indifference happening all over the world. There's still so much apathy. Madalas iniisip ng mga tao, naku, papaano naman ako? Papaano pag ako ang nawalan? Papaano pag ako na ang naubusan? Kaya ayaw po ng mga tao mag-share. Kaya dapat nating makita, ano nga ba ang tawag sa atin ng ating Panginoon? Ano nga ba ang hamon niya sa atin? At isa po natin dapat pagtunan ng pansin ay hindi yung kakulangan ng resources dahil sigurado naman tayo na maraming dito sa mundo. Actually, kung titingnan po natin, napakarami pong kayamanan sa buong mundo. Napakarami nating yaman na kung tayo lamang ay matututo mag-share sa bawat isa, sigurado wala pong magugutom, wala maghihirap. So ang tanong po ay hindi kung meron tayong enough, kundi ang tanong ay ano nga ba ang pamamaraan na pwede nating gawin para po mas makatulong pa tayo dahil kulang pa nga po ang ating ginagawa. As a member of the society and a follower of Jesus, the question is, what are we really called to do? And the answer is very simple. Ang unang-unang sagot po dyan ay ang magmahal. Tayo ay tinatawag ng Panginoon na magmahal. The Lord calls us to be charitable. It is a virtue by which a person loves God above all things for his own sake and love others for God's sake. Pope Francis once said, charity is at the heart of the church and it is the reason for its action and the soul of its mission. Our mission is to be mindful of the welfare of other people for the sake of our love for God. Sabi nga, paano natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin mahal ang ating mga kapatid na araw-araw nating nakikita, araw-araw nating naririnig, araw-araw nating nakakasama? Mahirap magmahal sa hindi natin nakikita, eh kung yung malapit sa iyo, hindi na natin kayang mahalin. From the Gospel of Matthew, Jesus says, "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did it for me." So whatever we do to any of our brethren, we do it for Jesus Himself. In caring for or neglecting the poor, the hungry, the imprisoned, and the oppressed, we are caring for or neglecting Jesus Himself. Jesus is to be found in those most in need. Imagine, Jesus living in the slums. Diba? Meron nga tayong kantang ganyan sa Tagalog, Jesus na aking kapatid. Diba? Siya ang ating kapatid na makikita natin sa ating paligid, makikita natin sa mukha ng mahihirap, makikita natin sa ating mga kasambahay, makikita natin sa ating mga anak, sa ating mga magulang. Bagkat ang Panginoon ay buhay sa lahat. As St. Paul said in his letter to Corinthians, "For you know the gracious act of our Lord Jesus Christ, that for your sake He became poor, although He was rich, so that by His poverty you may become rich." Jesus truly is mindful of you and me, and especially of the poor. Dumating ang Panginoon para sa ating lahat, lalo-lalo na sa para sa mga mahihirap. He loves them, and so He is there to take care of them and to protect them. It says from the book of Psalms, "To you the helpless can entrust their cause.
You are the defender of orphans. You listen to the needs of the poor. You strengthen their heart and incline your ear. You win justice for the orphaned and oppressed. Psalm 10 verses 14 to 18. These verses testify the love of God for the poor. In our current situation, He intends to help the poor through us. Tutulungan niya ang mga mahirap sa pamamagitan natin. Hindi naman natin pwedeng expect na biglang may kamay na mula sa langit, bababang ganyan, at pagbibigay ng pagkain sa mahihirap. Hindi mangyayari yun. Ang kanyang biyaya, ang kanyang mga grasya para sa mga mahihirap ay dadaan sa atin. At sa pamamagitan nito, tayo ay nakikisa sa gawain ng Panginoon. Kaya nga ang unang-unang tawag niya sa atin ay ano? Ay ang magmahal. The first call for us is to love. We are to love our neighbor, especially those who are in dire need, just like how God unconditionally loves all of us. Kung tayo nga na makasalanan, kung tayo nga na malayong malayo sa Diyos ay mahal na mahal niya, bakit hindi natin mamahalin itong mga kapatid nating naghihirap? It is through love that we will be able to be truly mindful of them. Indifference and selfishness will fade away when we choose to love. Yun po ang una, magmahal. Pangalawa, we are called to have a blessed mindset. Each of us is experiencing poverty one way or another. Iba-iba naman po yan sa bawat tao. Pero hindi natin pwedeng isipin na walang-wala tayo. No matter how small or irrelevant we see ourselves, remember that we still have something to offer. Wala pong tao na sobrang hirap na wala pong maibibigay. At wala rin namang taong sobrang yaman na hindi na siya pwedeng tumanggap ng kahit ano paman. Kung naalala po natin yung story sa Gospel ni St. Mark 12:41-44, this is the story of the widow's mite, di ba? Kung maalala nyo yung story ito, tinatanong, sino ang mas mahalaga ang binigay? Sino ang may nagbigay ng mas may value? Yung bang mga mayayaman na nagbigay dun sa treasury ng sobra mula sa kanilang mga bulsa? O yung sa mahirap na babae, sa widow na walang-wala na at ibinigay pa? Sabi nga sa Tagalog, yung isusubo na lang, ibinigay pa. Kung ang pagbabasihan ay yung amount, definitely maliit yung dun sa woman na yun. Pero kung pagbabasihan ay yung value, napakalaki ng ibinigay ng babaeng ito. She offered her 2 small coins and a few cents to the treasury, which accounts to her whole livelihood. In her nothingness, she was able to give her everything and out of her love for God. And third thing that we are called to do, loving. Pangalawang po, having a blessed mindset. The third thing is to be creative in giving. Let's put effort in our giving. Hindi na lang naman yung parang, ah, ito meron ako, bigay kaagad. Diba? Maraming paraan ang pwede natin gawin sa pagtulong. Sigurado ko, kung atin po itong pag-iisipan, marami po tayong magagawa. Magugulat po kayo sa inyong kakayanan kung ano po ang pwede nating maitulong sa ating mga kapatid. At magugulat din kayo kung paano tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Pope Francis encourages us to make room for creativity that only the Holy Spirit is capable of inspiring. So magpagamit po tayo sa Panginoon. Magpagamit tayo sa Espiritu Santo. We can actually do a lot of charitable things. In the Liveful Pillar of Live Christ, Share Christ, to answer this call to be fired up with charity, we implement the FLESH program. Madaling-madali pong tandaan, FLESH, F-L-E-S-H. F, formation. Nagbibigay po kami ng formation, teachings sa aming mga partner groups, individuals, and organizations. L, livelihood. Tumutulong po kami sa kabuhayan ng mga tao. So, in-organize po natin yung community para mabigyan sila ng pagkakataon, oportunidad, para po maiangat ang kanilang antas sa buhay. E-education. Together with the Educational Foundation Incorporated, we have partner sites wherein we put up these schools para po mabigyan po ng education, lalo-lalo na po yung mga kabataan. S, shelter. At kung available naman po ang pondo, at depende na rin po sa aming magiging mga kapartner, nakakapagtayo po kami ng mga kabahayan para po sa mahihirap. At kadalasan po, lalo-lalo na pagdating po ng panahon ng disaster or calamity, we're able to provide even temporary shelter or housing for these people. And H, health. We conduct medical missions sa mga areas na nangangailangan ito at kung anumang basic healthcare na maaari po nating ibigay sa mga kapatid nating mahihirap. At maaari ang tanong po natin ngayon, sa panahon ng pandemic, sa panahon ng COVID-19, ano po ang ginagawa ng Liveful Pillar? Simple lang po, alam naman po natin na marami pa rin po mga kapatid natin ang hindi po nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, kaya ganun rin po ang aming ginawa.
tinutulungan namin ang pamahalaan para makapagbigay ng ayuda sa mga kapatid nating mahihirap. Nakapag-distribute po kami ng food relief packs sa napakaraming mga pamilya, mahigit 1,000 families in different parts of Metro Manila. Nakapagbigay rin po tayo ng cash assistance. 2 beses po nangyari or higit pa sa iba-iba pong areas itong ating pagbigay ng tulong. Salamat na lang po sa mga kapatid natin dito sa Pilipinas na nagbigay ng kanila pong pera, nag-gave po ng kanilang mga goods para po ipamahagi. At marami rin po sa mga itinulong natin sa mga kapatid natin to ay nanggaling sa mga kapatid natin abroad. Salamat po sa inyong mga tulong. Yun po ang una. Pangalawa, ang ayon pong ginawa ay nagkaroon rin po kami ng online medical consultation. Alam naman po natin na ang hirap po pumunta sa ospital ngayon, pero marami pa rin pong tao na kailangan ng konsultasyon o pagtingin ng ating mga doktor. Kaya ang ginawa namin, sinetup namin to with our volunteer doctors. Every day for the past months, meron pong schedule ng mga tao na nagpapa-check up. Online nga lang po, dahil alam naman natin, hindi po pwede ngayon yung basta-basta na lalabas at hindi pwede po ngayon magsama-sama. Pero ganun pa man, marami pong natulungan sa mga kapatid natin to. At pangatlo po namin ginawa ay ang online counseling. Alam naman natin na sa panahon ngayon na tayo pong lahat ay naka-quarantine, even po ang mental health natin is at risk. Marami pong tao ang nahihirapan mag-cope sa ating situation. Lalo-lalo na ating mga frontliners. They are witnesses to so much sickness, to so much death around them. And may epekto to sa kanilang emosyon, may epekto to sa kanilang emotional and psychological well-being. Kaya nagtayo po kami ng free online counseling na kung saan ang mga tao ay tumatawag, they go online and they're able to consult with our registered psychologists and psychiatrists. And marami rin po tayong natulungan dito, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati po abroad. Nagugulat po ang iba nating mga volunteers pag nakakuha po sila ng tawag, even from abroad. At napakalaking bagay po ang naitulong natin sa mga taong ito. You can respond to God's call too by being part of our pillar by volunteering. You can help in any way possible, but volunteerism is not just for this pillar. You can volunteer in your own community or even in your own home. Hindi lang naman po namin sinasabi na dito lang po kayo sa Liveful mag-volunteer. Sa kahit papaano po umaraan, makikita ninyo na pwede po kayo mag-volunteer at malapit po sa inyo, doon po tumulong po tayo. Aside from volunteering, we can take it a little bit more personal. Bago po tayo lumabas, pwede po nating simulan sa ating sarili. At paano po yun? Unang-una, we can live a simple lifestyle. Ngayong panahon ng quarantine, nakita naman natin kung ano na po ang essential. Actually, napagkakasya natin ang ating mga sarili sa kakaunting ulam, sa kakaunting gastos. Di po ba? Bakit pag na-lift tong quarantine na to, babalik pa tayo doon? Hindi ko naman po sinasabi na alisin natin na maka-experience sa mga gandang bagay sa ating mga buhay. Pero kung maaalis natin ang mga luhong to, at yung mga gagastusin natin dito ay ating masisave, mas marami po tayong matutulungan. Paano po kaya pag dumating ang panahon na lumaki uli ang ating makita o tayo'y ma-promote, iaangat din po ba natin ang ating lifestyle? Why increase your spending when actually, what we should actually increase is our giving? When we earn more, we should be able to give more. And ano po ba ang ating pwedeng ibigay? Napakaraming mga bagay. Hindi lamang naman po sa bulsa, hindi lamang po pera. Unang-unang ating pong oras, ang ating talento. Pero para nga po sa mga Katoliko, sa mga Kristiyano, pati po ang ating mga treasure. Ito nga daw po ang last frontier. The last frontier of a Christian is their pocket. Bibigay na natin lahat, pero pagdating sa treasure, hirap na hirap tayo. Isa lang po ang mapapayo ko. Wag na wag po tayong matatakot na maubusan. Bakit? Kasi hindi po tayo maubusan. Mabait ang ating Diyos. Siya po ay nagbibigay ng lubos. Sabi nga, siksik, liglig at umaapaw. Kung gusto nating maranasan yan, dapat po ang ating puso ay bukas sa pagbibigay para po ang Panginoon ay patuloy rin po magbuhos ng biyaya sa ating mga buhay. The challenge for us is to think less of ourselves so that there will be more for others and enough for all. Less for self, more for others, enough for all. Sabi ko nga kanina simula, napakaraming kayamanan sa buong mundo. Higit pa po sa pangailangan ng lahat. Kung hindi natin uunahin ang ating sarili, uunahin natin ang ating kapwa, at tayo po ay magbibigay, magkakaroon po ang lahat. Walang taong mangangailangan. At yan po ay natunghayan na natin sa early Christian communities. Yan po ang ginawa
ng mga early Christian communities noon, they kept nothing to themselves. They shared everything what they had in common, and there was no poor people among them. In Philippians 2, verses 3 to 4, it says, "Do nothing out of selfishness or out of vainglory. Rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interests, but everyone for those of others." So muli, less for self, more for others, enough for all. Good evening. I am James Aguila, medical physician by profession. Throughout my life, I've been in constant venturing to know and understand my true destination. Dasal ko lagi, "Lord, dalhin mo ko sa kung saan mo ko gustong dalhin." Alam ko na marami yung kahinaan, pangamba at takot, pero Lord, gawin mo ko kung sino mo kong gustong maging. The daily prayers led to opportunities to live this vocation of healing, especially during this time of pandemic. And it was through the No One in Need program that these things materialized. Earlier this year, we were given the opportunity to serve through medical missions for the victims of the Taal volcano eruption. Furthermore, during the lockdown, we got to be part of an initiative of the No One in Need program to provide free medical online consultation for those who need medical assistance. It was in the faces and voices of the people we saw there that I heard the Lord the most. Sa simpleng bagay ng pagsaserve na to, nasasagot ng Diyos ang mga tanong ng puso. "Anak, mahal kita. Patuloy kang magmahal ng iba gamit itong mga regalo na binigay ko sa iyo." Indeed, I thank the Lord for this life of service. Currently, I'm back to further train on the subspecialty of pulmonary medicine, continuing the dream of the Lord for me. Madami pang patutunguhan, hindi pa tapos ang laban. Pwedeng mahawa ko sa malubhang sakit, lalo na sa field ng medisina na pinili ko. Pwedeng hindi maubos yung pagod, yung hirap, yung puyat. Pero okay lang, kasi hindi din naman naubos yung pagmamahal ng Diyos para sa akin. Hindi niya ako kailanman pinabayaan. Sagot niya ako mula noon hanggang ngayon, hanggang sa dulo. Muli, ako si James Aguila, Katolikong Pilipino, nag-aalab ang puso para kay Kristo. Ako si Aileen Saclolo Perdigones, 38 years old, may asawa at dalawang anak. Nakatira sa Restoration Village, Batangas City. Lumaki, nag-aisip at nag-aral ako sa Maynila. Pero taong 2008, nang ako ay mapatira sa Batangas City. 2011, nang ako ay mapatira dito sa Restoration Village at sa taong din ito nang ako ay maging miyembro ng MFC. Alam ko sa puso at isip ko na may purpose si God para sa aming mag-asawa. 2012, nang ang asawa ko ay maging regular jeepney driver at ako naman ay nag-training para magturo sa Bata Center na bubuksan dito sa Batangas City. 1 week akong nag-stay sa Manila. Mahirap dahil malayo ako sa piling ng aking pamilya, pero alam ko ito ang purpose ni God para sa akin. 2015, nang ako ay mahinto o tumigil para magturo, pero di ibig sabihin dito natapos ang aking journey. Alam ko, mas lalo akong naging active sa lahat ng event na mayroon sa community. Mas naging masaya ako dahil sa lahat ng papuri na naririnig ko, dahil ang mga bata na tinuruan ko ay naturuan ko ng tama. Gumagawa na sila ng pangalan para sa sarili nila at alam kong yun ay tama. Dahil doon, nalaman ko yung purpose ni God para sa akin na di ko kailangan kumita ng malaki, basta masaya ako at ako ay naglilingkod kay God. Last year to be exact, magsisimula uli ako ng bagong misyon.
Magiging volunteer community nurse ako dito sa community. Alam ko, ito ang bagong misyon na ibinigay sa akin ni Lord dahil maglilingkod muli ako sa mga taong nakatira dito sa community. Lagi ang pagtanggap ko ng buong puso para sa mga ganitong pagkakataon. Muli, ako si Aileen Saclolo Perdigones, Katolikong Pilipino, nag-aalab ang puso para kay Kristo. Hi everyone, my name is Carmela Marcelino and I got involved in the No One in Need movement because of my community here in Canada, Missionary Families of Christ. Let me share to you my experiences, how God opened my heart to the people in need. In the past 2 years, I was able to go back to the Philippines for immersions. I was able to volunteer for No One in Need movement, a pillar of Live Christ, Share Christ. This experience opened my heart and mind to the poverty that my home country was experiencing. I was born in the Philippines, but I spent half my life living in Canada, and it made me realize how privileged I am to live in this country. When COVID-19 became worse, all our leaders announced that we will all be in lockdown. When I heard that the Philippines was in enhanced community quarantine, I prayed to God, saying, Lord, how can I help your people? Here I am, send me. Right then and then, I was on my laptop and it led me in the GoFundMe website. That night, I decided to do an online fundraising in behalf of No One in Need. When I finally made the fundraising online, my families and friends were very supportive. They shared my posts and even donated too. Never have I ever thought that even my friends outside community, which I was part of, will support me. I was really overwhelmed how God send people to donate in this online fundraising. God is so good, brothers and sisters, because just in 3 days, I was able to achieve my goal and even exceeded my desired goal. I felt the calling of urgency to respond because I know these people are unable to return to their jobs and provide enough food and living needs to their loved ones. Regardless of their efforts, or lack thereof, I believe that we all have the power to do something and make a difference. I look up to Mother Teresa of Calcutta. She is one of the greatest model in serving the poor. God used her to journey with me, and through her, I learned and still learning to give. I know that I have a long way to go too, but this is the Spirit working in me to stir my heart to give to those people in need. More than helping others, I know that this experience was able to bless me even more. And indeed, brothers and sisters, God can never be outdone in generosity. Once again, brothers and sisters, ako si Carmela Marcelino, Katolikong Pilipino, nag-aalab ang puso para kay Kristo. Hindi natin makakailama, kapatid, na mahal tayong lahat ng ating Panginoon. God loves us all, and God loves the poor. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa mahihirap, He very well feels the poor. He very well relates to the poor. Why? Because when He came into this world, He was a poor person Himself. Pinanganak siya sa sabsaban. Namatay siya na punong-puno ng kahirapan. Nakapamuhay siya kasama ang mga mahihirap. Kaya mahalaga ang mga mahihirap sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano, dapat nating mahalin ang mga mahirap gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Kasi kung mahal natin ang Diyos, dapat mahal natin ang mahal niya. Mahal natin ang Diyos, mahal natin ang mga mahihirap. And we can do it in so many ways. Napakaraming pamamaraan para tulungan at mahalin ang mahirap. And I'll go back to what I said a while ago. Sabi ni St. John Paul II, nobody is so poor that he has nothing to give, and nobody is so rich he has nothing to receive. Whatever we do to the least of our brethren, we do it for Jesus. We do it for God. Let us be fired up to think less of ourselves so that there will be more for others and enough for all. Ako, si Coco Javier,
Katolikong Pilipino, nag-aalab ang puso para sa mahihirap at para kay Kristo. Rest, Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward. Save that of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. Give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward. Save that of knowing that I do your most holy will. Gideon was a holy warrior. He faced a very formidable enemy. But still, God cut down his own army from 32,000 to 300. This was to show to everyone that the victory actually belongs to the Lord. Today, we also face a very formidable foe as we continue to do our work. And we need to totally rely on God. But for this, God also provides the means, the weapons, the resources that we need to have. And part of that is finances. And so we ask you, brothers and sisters, to help support this work. Be part of Gideon 300. We have used the name of this holy warrior Gideon for this fundraising effort, where we ask for only 1,000 pesos a year. That's less than 100 pesos a month. But with this amount, we put it all together, we're able to continue to do our work. And so, brothers and sisters, please be part of this effort in the spiritual war that we continue to wage. Be part of the army of God. Be part of Gideon 300. God bless you.